Hello guys, tumutuloy yung tubig. Kailangan nating palitan yung ating faucet, yung ating ball valve. Hello, ngayon ay magpapalit naman tayo ng gripo. Yung gripo kasi na to, improvised na to. Gamit yung ball valve, tsaka nag-bend lang tayo ng PVC pipe. Tsaka natin inattach dito sa tubo ng tubig. Ganito nagpa-function yan. Pag pinuksan mo yan, yan. Hindi, pag in-load mo, yan. Kaso yung nangyari dito, tumutulo na siya, meaning yung valve, may binilit na siya. So, papalitan natin ng valve yan. And another thing, may washing machine kasi dito. So, kailangan din niya ng extra supply na tubig. So, magkakabit tayo dito ng T. Ito yun, papalitan natin yung T na to. Para ma-connect ang papaganan dito. At the same time, meron tayong gripo para pag magbabanlaw, and then hose naman para hindi na magtitimba papunta dito sa washing machine. Ito kasi yung angle valve na nasa CR. So nag-improvise lang tayo ng ano, ng hose para makarating dito sa washing machine. So heto po yung ating improvised na hose. So ang magagatin from dito sa tubo, sa source ng tubig, kakabit natin yung angle valve. And then, may supply dito ng tubig. Dito yung gripo na yon. Meron siyang hose. Ayan, ito yung hose niya. Ayan, yan yung hose. Yung hose na yan, from the source, dadalo yung tubig sa hose na to. Then, nag-bend tayo ng another PVC pipe. Tapos, kaya siya nakabend para ma-hook natin siya sa washing machine. Para convenient siya, hindi siya kasi pag ordinary hose lang, usually nalalaglag eh. So nilagyan natin siya ng kawit para nakakawit siya papagano. Parang design to pag nagpapapasta ka. Yung sa dentista, naka-hook sa bibig mo para sinihigop. Ito naman, purpose, pabuga para magkaroon ng soup na yung tubig. So saka ko na ipapaliwanag sa inyo paano gawin ito. So i-off muna po natin ang ating general valve. Ang ating main valve. So dito, tanggalin mo natin yung extra tubig. Patuloyin natin. And then, pihitin na natin yung ating improvised na valve. So ito po yung ating elbow. Ilalagay po natin ito dito. Hindi pala siya elbow. Ito yung ating T. Okay. Then, gamit ang Teflon, palibutan natin yung thread para hindi mag-leak yung tubig. Ayan. Then, ilagay na po natin yung ating tea. This is our tea. Kaya siya T kasi letter T. Para hindi gumalaw, para hindi gumalaw itong tubo na to, iipitin siya na, natin siya ng vice grip. So make sure na hindi masyadong higpit kasi plastic na to, baka masira. So hanapin lang natin yung konting higpit na mahahawakan siya para makontra natin yung pag-ibig nito. So gamit ang ating wrench. Ito number 24 to. Sakto nandun sa katawan ng tubong na to sa midi. So pihitin nyo lang siya ng paganto. So, ang design natin is dito nakatapat yung butas para dun sa ating hose na papunta dun sa ating washing machine. So, ganito magiging plano niyan.
ganyan. Yan ang magiging design. So mamaya natin gabi to. So next move is gagamit tayo ng nipple. So ito yung mga 4 inches na o 4 to 5 inches na tubo na may thread sa magkabilang dulo. So ang plano natin is i-coconnect natin to dito. And then i-coconnect natin to dito. Itong ating valve. And afterwards, ito. So tatanggalin natin yung sira nating valve. Ito na yung bago niyang kapalit. So bago natin siya i-rose gas, gagamit tayo ng Teflon. So papalagutan nyo lang yung ano niya. So ngayon, dahil meron ang nalagyan na natin ang Teflon itong magkabilang dulo ng ating nipple. So kuhanin na natin yung ating angle valve. Ball valve pala, sorry. So dito may nakalagay na on and off. So makikita nyo naman dito kapag tinaas siya, on. So iset natin na yung off natin ay magiging pababang ganun. Ginhawa kasi yung bawa just in case na magmamadali ka, mainaw yung pababa kaysa mag-off ka ng pataas. Mas madali yung on pa ganyan, patayo. And then pag nag-off ka, pababang ganun. So ibig sabihin, kung nakaset siya ng ganyan na off, dito yung pinaka-bottom natin. Ganyan. Ganyan ang mangyayari. So ganito lang yan. Kung medyo mahirap hawakan to kasi medyo madulas to eh. So gamitan na natin siya ng ating vice grip. Kaya lang make sure yung vice grip hindi masyadong ipit na ipit. Tama-tama lang para makontra yung pag-ikot. So again, hanapin natin yung off. Hanapin natin yung off na location. Yung pag-ganyan. Malalaman mo naman kung off, kung sarado yan. Kasi kapag naka-on yan, i-on ko, nakikita nyo butas, diba? Ayan. Pag off, naka-ganyan. So, i-ano na natin. I-connect na natin siya. Mas mainam kung may vice grip para hindi magasgas yung kamay o masugatan, magkapaltos. So medyo tagilid nga lang pero ano naman yan eh, ayos lang yan dahil basta nagkataon lang na ganito. So the next thing that we are going to do is ito naman yung ating ipukonekta dito. So ganito lang yan. Pwede rin tayo gumamit ng ating number 24 na wrench para mas maginhawa sa atin yung mag-ipit. Pwede natin gamitin yung vice grip kasi masakit sa kamay eh. So, yung vice grip napipihit naman yung ano niya, adjustment. So ngayon, itatapat natin ngayon sa ating final turn yung ating lap ating ito. So mas maginhawa kapag nag-off ka paganyan, and then kapag nag-on ka pataas, off and then on, off. Wait. Kapag naikabitan natin yung ating T tsaka yung ating ball valve, ang susunod naman natin ay ang ating improvised na naka-bend na PVC pipe. So ito yung may tagas na ball valve. Ito yung luma na yun, may kalawang na nga. So tatanggalin natin siya. So again, gamit yung ating vice grip. I-adjust natin. Ang palatandaan ng pag-a-adjust, pihitin nyo ito. Pag medyo masikip na, talagay nyo pumihit. And then pumihit ka ng konti para yun yung signal na medyo mahigpit na siya. Yan.
Then para matanggal to, gamit yung ating number 24 na wrench. Pihitin na natin siya. Yan lang, medyo malaki kasi ito eh. So gamitin na lang natin yung sarili niyang na para matanggal natin siya. Yan. Counterclockwise naman. Okay. So ito, pwede na natin itong i-junk siya. Okay, pwede na rin natin siyang gawing connector. Connector siya sa dalawang tubo na pagdudugtungin mo. Pero mas maganda kung i-junk siya na lang kasi marami naman nabibili ito eh. So ayan. So ito na yung ating improvised na faucet na tubo. Sa part na to, pwede nang wala na siyang Teflon or para makasigurado kayo sa may Teflon. O ito. Lagyan natin siya ng konting Teflon para hindi naman siya mag-leak. Although hindi na ito mag-leak kasi yung pressure naman dito lumalabas na dun sa ano eh. Sa may pinaka-ending na butas niya. Hindi naman siya nakukulob dahil anyway, pag sinara naman to, wala naman dadalo yung tubig sa taas eh. Liban na lang kung ano na, luma na. Palitin na. Gaya nung nangyari dito. Okay. Kaya meron siyang konting Teflon. Then, hanapin lang natin yung kanyang tamang thread. Ito crucial to kasi plastic to baka ma-over, ma-cross thread. Nalalaman mo naman kung di siya cross-thread kapag kaswabi lang yung pagkakapihit. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit ang isa na ito. Pwede siya medyo paluwag. Ang mahalaga lang naman, ngayon na ngayon medyo malawag para na igagalaw mo kung saan mo gusto mo tutok yung tubig. So ito na mangyayari dito. Kapag nakaganyan, pag binuksan natin, pag binuksan natin yung ating pinaka-main bulb sa labas sa papuntang galing ng water district, pag in-on natin yan, lalabas na ito video pag in-off natin. And before natin makalimutan, yung ating para sa supply para sa washing machine. So ito yon. So again, tanggalin natin muna yung sa hose. And then, don't forget, lagyan natin siya ng Teflon. Ito. So clockwise ang ikot, ang tali. Ganyan. Clockwise. Medyo damihan natin para sure na hindi siya mag-leak. Angle bulb. Ganito lang yan. So using our 24, number 24 na wrench. Ito pihitin natin siya ng pahitin. Nakatutok pa baba yung kanyang ano, kanyang hose. So, pwede rin patagilid. Para may space dito sa ating banggera. And then, kakapit. Ito, hindi na kailangan ng Teflon kasi meron naman siyang silicone rubber dito. Siya na yung magsisil dito sa angle bulb. Siya papunta dito sa hose. So, huwag masyadong mahigpit pag hihigpitan natin kasi baka masira yung tablet. Mas maganda nga kung hand lang yung gagamitin. Kaya lang medyo basa na yun. Medyo masakit sa kamay. Matatansya naman yun eh. So, mangyayari nyan, from pag in-on natin itong angle valve, tinurn natin siya counterclockwise. Pupunta yung tubig dito, papunta sa hose. Then, ito yan. Dumadalo yung tubig dito sa hose. Yan. Ito yung kabuuan niya. Yung kabuuan niya. So, dadalo dito sa buong hose na yan, sa buong coil na yan, papunta dito. Ito ngayon yung ikakawit natin sa washing machine para supplyan ng tubig yan. Okay? So, ngayon bubuksan ko muna yung ating angle valve. Ay, no, yung ating bulb main gate valve dun sa entrance ng water district. So, ngayon ay i-on na natin yung ating main valve. Ito yung galing sa water district.
So balik na uli yung supply natin ng tubig sa bahay. So ngayon ipetestingin natin kung okay yung ginawa natin. So una testingin natin yung ating supplier ng tubig papunta sa ating washing machine. So i-on natin. Bukas na kasi yung heat bulb doon sa labas. So ito na yung magiging supply na tubig papunta sa ating washing machine para hindi na tayo nahihirapan sa pag-igib o pagbuhat nung pupunoy meeting ba isasalin mo. And then, hindi na rin siya matatanggal o malalaglag o mabibend kasi matigas naman to eh. Nakabend na siya. So ganito yan, lalagay lang natin dito sa ating washing machine. Ayan, kakawit lang yan. Magkakasupply na. So hindi mo na kailangan hawakan. Kakawit mo lang na ganyan. Hanggang sa mapuno na yung ating washing machine. Then, off na natin. Ngayon naman ay testing na po natin yung ating improvised na faucet gamit yung ball valve tsaka yung ibinend natin na tubo. Medyo may kamahalan kasi yung mga original na faucet na papaganto eh. So ito pang dirty kitchen na naman tsaka pang labahan. Kaya likod bahay naman to. Okay lang na ano. Tayo lang naman nakakita na itsura nito eh. So yan. I-on na natin. So halimbawa gusto kong makurong, magbanlaw, maluwang naman to. So dito ka magbabalaw. Okay, i-off mo. So ginhawa siya kasi hindi ka napihit na pihit ang light ng gripo. So nakapag-improvise na tayo. So yung ginamit nating ball valve, ang halaga niya ay 210. So depende sa klase. So siyempre, pag medyo mas mahal, yun yung high quality, medyo magtatagal. Ito, matagal na inabi ito, siguro mga 3 years na o 4 years sa amin ito. So ito, pang jack shop na lang ito. So yun lang po and maraming salamat. At isa pa nga po pala, pahabol pa. So dito sa ating style ng water system na ito, ating gripo, pwede nyo pagsabayin yung pagtutupay ng tubig sa washing machine at the same time kung naglalaba ka. Ayan. Sabay sila. Ayan lang. Maapekto kang kasi yung supply ng isa kung inagaw ng isa. So para mapagsabay nyo, medyo hati sila ng bukas. Kung kalahati yung bukas dito, kalahati yung bukas din dito. Para hindi sila magagawa.